Ayan, magandang araw muli. Mga kapares ko dyan na bagong technician. Meron tayo ngayong install na 1 horsepower na kulin. Bago ang lahat, yan. Kape muna tayo para pag-start ng ating pag-install. Yan. Ngayon, meron na tayong mga gamit. Yan. I-install natin yan. Oh. Kulin. Kulin brand. 1 horsepower. Yan. Meron tayong tangke ng Prion. Yan. Meron tayong gauge. Andyan na rin yung mga tubo na gagamitin natin. Insulation. Rubber. O yan. 3/4 ang kapal. Meron natin tayong pang flaring tools. Yan. Kompleto na. Pang sukat natin mamaya. Ito naman yung pang-drill natin sa mga brace-brace. Yan. Yan. Siyempre, meron tayong ito. Yan. Gamit. Convert yan eh. Pinahabaan. Pang-window type. Ito na yung ginawa nating brace niya. Bracket. Ito, dito sa taas. Mula dito. Yan. Mga isang pie. 1 feet. Pwede na yan para maganda yung ano niya ng hangin. Ito, naglagay na tayo ng mga ano. Ito, inano natin sa tox. Yan. 4 lang yung nilagay natin. Kasi semento naman yung kinapitan. Yan. Ito na yung install natin. Gamit na to eh. Galing sa condo, lilipat dito sa warehouse. Kumbaga pang alalay lang sa stock room para medyo lumamig. Kasi isa lang yung gamit natin na aircon dito. Dagdagan lang natin ng isa. Kahit 1 horsepower lang. At least may kasama. Yan. Medyo mahirap-hirap ito kasi hindi pa na tayong eksperto masyado. Kumbaga beginner lang. Pero okay na rin. Nakakapag-install na rin tayo. Ito na rin yung kanyang outdoor. Yan. Diyan na natin install. Kasi ang pinalitan na, yung isa kasi, yan, sira na yan eh. Sira ang compressor. Eh, mas magastos pag nagpalit ka ng compressor, eh, meron naman tayong spare na isa. Ito na lang ang gabit. Yan, may breaker na rin tayo dyan. Ikakabit na lang natin ngayon. Meron na rin akong dating copper tube. Kala ko magkasinlaki sila. Hindi pala. Mas malaki pala itong kulin. Kasi ito, ginamit ko sa ano, Panasonic na 1 horsepower din. Kaso lang hindi sila magkaiba. Kaya napabili tuloy ako ng mas malaki. Kaya ito. Ito yung nabili ko. Mas malaki. 1/2 na pang inverter. Ito, na-cleaning na rin natin. Yan. Para ikakabit na lang. And then, pagkatapos may kabit, yan, gagamitin na. Yan. Ilagay na natin. I-install na natin. Yan. Kailangan ang haba. Yung 10 feet kasi ang standard eh. Para maganda yung performance ng aircon, dapat 10 feet. Pataas na.
ito yung so, tinatawag na solo flight. Wala muna tayong helper na yun kasi wala tayong pang ano eh. Wala muna pagbayad. Pag-labor. Saka na lang pag talagang marami tayong tanggap. Sunod na natin yung wires. Ang discarte dito guys, nilagyan ko ng ano para mahatak ko yung wire kasi medyo malamig ito wire. Yung buhol. Hindi masyado maliit yung wire ko. Kaya medyo mahirapan ipasok. Mahirap kung walang kasama. Ito na, lumabas na. Ito na.
So guys, yung ano ko, para hindi ako malito sa wine kasi magkakakulay sila, gamitan natin ng ano, tester, bawat linya. Titignan lang natin yung karugtong para yun ang lagyan natin ng ano, para tandaan. Yan, lagyan lang natin sa ohms lang para makita natin. Yung papalo, yun yung continue niya, yan. Papalo siya. Ibig sabihin ito yung magkatandin. Ang paratandaan, kulagyan ko lang na isang buhol. Isang ano. Ito yung line 1. Yan lang, para hindi ako malito. Kasi yung pangalawa, tingnan ulit natin. Mahirap wala tayo kasama para makuha na maganda sana yung ano, video natin. Ito, magkasama. Gawin naman natin itong dalawang ikot naman. Matandaan lang. Ito, dalawa din. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Mga kaibigan, mga ka-technician, lalo yung mga kaparehas ko na baguhan lang. Yun, ganito lang yung diskarte. Lalo na pag ano, solo. Mas matagal lang yung gawa kasi walang tagabot. Dito pala. Yun, ito na. Kasi hindi ko na buhulin itong ano, isa. Ibig sabihin, ito na yung pinakano ko. Connection ko ng compressor, pwede rin. Ano lang diskarte? Natin ibalutin ng puti doon sa taas na kasi i-bend pa natin eh. Mas mahirap kasi i-bend pag ano, pag naka ano na yung vinyl tape. Kaya ganito na lang muna. Ito, umaya na lang, pag nasa taas na lang.
wire ng ano, power supply. Munti ko nakalimutan isama sa pagkakabuhol. Itawan pa. Na yan. Ulitin ko na lang mamaya. Na yung ano niya, nut niya. Siya ay 1/2. 1/2. Guys, nandito na tayo sa outdoor. Sa taas.
mas mababa yung ulo natin. Ang outdoor na taas. Kaya diskartin na lang kapag nilinis. Kapag nilinis lang ang nito, lalagyan na lang sa urat dito sa baba para malinis. So, kailangan maamit natin yung 10 feet. Kaya diskartin na lang upago yung 10 feet ang haba. Kaya i-ano ko na lang, lagyan ko na lang tayo yung malapit yung diskarte. Guys, puputulin na natin yung tubo para makabit na natin. Solo ply ito, walang helper. Yan, naputol na natin. Well, yan ang sukat niya eh. Yan. Ito kasi pwedeng natapin kung sakto lang. Sakto lang. Ngayon, lagyan na natin lang. Yung malaki. Ayan. At tapos lagyan natin lang. 1/2. Hindi madilim. Nasa ibabo kasi tayo ng kisame. Na yung ating pang isa. Maliit. 1/4. Yan. Yung mga baguhan dyan na ano, ganito lang gawin nyo. Diskarte lang. Kahit mag-isa kayo, kaya nyo mag-install. Yan. Tapos na. Eh.
ito na guys, ikakabit na natin yung kanyang wirings sa outdoor. Bali yung walang, di ba matanda nyo yung sign ko kanina, yung walang buhol, yun ang ilalagay ko dito sa S. Yan. Tapos yung dalawa dito naman sa N, at saka yung isang buhol lang sa L. Yan. Line 1. Yan. Tapos ganun din ang gagawin ko dun sa indoor niya mamaya. Yan. Ganun lang para hindi tayo malito sa pag wirings. Yan guys, nakabit na. Balik tayo ulit sa indoor. Nandito na tayo sa indoor ngayon. Yung walang buhol ngayon kanina, dito naman sa S. Yan. Medyo malabo. Pero yung pangalawa naman, yun sa letter, sa line, sa may N. Tapos yung L, sa yung isang buhol doon sa L. Yan lang. Line 1, line 2, at saka sa compressor lang naman yan eh. Kaya naging tatlo. Tapos pang-apat yung ground. Yan. Yan guys, sa wakas na kabit na rin natin. Leak check muna tayo para sigurado na wala siyang tagas leak. Yan guys, na-leak check na natin. Wala na siyang leak sa baka tubo, kaya ngayon vacuum na tayo. Ang gamit nating vacuum ay Carrier na 1 horsepower. Ba-vacuum natin ngayon. Yan guys, vacuum natin para matanggal yung mga hangin sa loob, para mas maganda yung lamig niya. Pagkatapos nito, pwede na natin i-release yung kanyang preon para pwede na natin testingin. Yan. Ito na yung cooling inverter. Pag-install natin, solo lang. Solo-solo. Wala tayong helper eh. Yan. Release na natin yung kanyang preon. Kung may laman pa o kung kulang na yung laman niya, dadagdagan na lang natin. Kulang na nga ito, sigurado. Ano na lang natin ito, dadagdagan na lang natin ng ano, konti. Yan, na-release na natin yung kanyang preon galing sa yung na-imbak galing sa compressor. May natirang lang na 105. Yan guys, itaas na natin ang breaker. Yan, tapos i-check na natin sa baba. Yan, pandarin na natin. On. Wait lang, mood. Ay, hindi pa pala nakakalagay yung kanyang ano, sensor.